Hello mga guys! So ngayong araw na to ang ating vlog for the day. Wala lang, makikipagkwentuhan si Choco Pam sa inyo dahil habang nagpapababa tayo ng ating kinain, grabe, sobra tayong nabusog ngayon. Ano ba yung kinain ni Choco Pam kanina? So kanina kumain tayo ng barbecue at saka palabok. Eh, naparami ang kain ni Choco Pam. So, ayan, makikipagkwentuhan muna ako sa inyo, guys. Ang masayang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat, guys. San mo kayong panilang muna na roon ngayon? Hello, hello. So, ang ating vlog for the day is makikipagkwentuhan lang ako sa inyo, guys. So, sinisipag tayo makipagkwentuhan habang nagpapahinga tayo at nagpapababa ng ating kinain. So, kumusta na mga guys? Kumusta na mga YouTube channel ninyo? So, ito, ang aking YouTube channel ay, ayan, paunti-unti. Nag-grow pa unti-unti at nagpapasalamat naman ako kay Lord kahit paano ay nakikita ninyo yung ano yung ang tawag niya to, yung improvement, yung improvement do sa dashboard ninyo. And kahit ganun, kahit mabagal yung usad ng paglago ng aking tahanan ng aking channel, ay nagpapasalamat tayo kay Lord dahil at least kahit paano ay paunti-unti nag-grow yung channel. And yun nga, natutuwa. Before nung bago pa lang ako, halos walang nanonood ng aking video at saka yung walang nagko-comment. Talagang kailangan talaga, kinakayod mo talaga yung ano, I mean, yung tatrabahuin mo yung channel mo na sa ganun ay kahit paano mag-grow paunti-unti. And yan, yung ang tawag nito, yung pag-tsatsaga ay nagkakaroon ng nilaga. So yan guys, so nakakatuwa naman. So yun guys, kamusta na yung mga channels ninyo? And yun, at nagpapasalamat nga po ako sa inyong lahat. And hindi ko naiisa-isahin yung mga kasi na yung mga subscribers dahil syempre marami na. So sa inyong lahat na lang in general, marami salamat sa inyong lahat na sumusuporta ng aking channel. And yan, kailangan talaga ay kapit-busy tayong ang tawag nito, magsusuportahan na sa ganun sabay-sabay tayong lumago. So yan. So yun nga, kanina habang kumakain tayo ay may mga pinapanood tayo at isa doon yung balita. Actually guys, hindi na ako masyado nanonood ng balita. Bihira lang kasi ang dami na kasing nangyayari, mga hindi tama ngayon sa mundo. And talagang alam mo yun, kailangan talaga ng prayers, hindi lang dito sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang dami nangyayaring mga calamity, tapos yung mga, ang tawag nito, basta yung mga hindi na tama talaga, yung hindi na normal, pati yung nangyayari sa dito sa Pilipinas, sa kapaligiran, di ba? So, talagang ano, pati yung economic ano natin ay gaya niyan, yung dollars against Philippine peso or yung bilihan o palitan ng piso sa dolyar ay tumataas na rin. At nakikita ninyo sa inyong paligid na ang dami ng parami ng parami na yung naghihirap dahil sa ekonomiya. So, yan. Ganun pa man, kailangan natin manalig kay Lord na sa ganun ay patuloy tayong gabayan sa ating mga landasin. Kahit na tayo ay nagkaharap o humaharap sa mga pagsubok na hindi ano talagang paminsan, talagang kapag tayo ay sinusubukan ng ating ano, ng ating tadhana, yung mga pagsubok na yan, yung mga alam mo yon, yung minsan hindi mo akalain na mangyayari, yung tipong akala mo nasa smooth sailing ang family or samahan, biglang all of a sudden mababalita mo na lang biglang ganito, nagkasakit yung ganito, or namatay si ganito, or
nalugi yung negosyo, yung mga ganun ba. Mangyayari at mangyayari sa along the way habang tayo ay tumatahak ng ating landas ay maraming pagsubok na tayong ma-encounter na kung saan talaga ay kailangan talaga natin manalig kay Lord upang hindi tayo bumigay. Mahalagang mahalaga ang pagtitiwala kina Lord. Prayers and trust, and of course ika nga, nung buhay yung aking nanay, parating sinasabi sa akin, huwag kang masyadong warrior. Let the Lord do the rest. Kung may mga problems kang na-encounter, kung may mga pagsubok kang na-encounter, or may mga taong ayaw sa'yo, or bigla kang sinubukan ng tadhana na biglang may nawala sa iyo na mahal sa buhay, upang umangat ka, upang makatayo ka sa iyong kinalalagyan, kailangan nating manalig kina Lord. Dahil kung wala si Lord sa buhay natin, ay malamang sigurado bibigay at bibigay tayo. Kaya nga, yun na nga, may mga tao na kung saan ay sa sobrang hindi na kaya ang mga problema sa buhay, sila mismo ang kumikitil ng kanilang buhay dahil hindi na nila kaya magpatuloy pa sa kanilang buhay. Nakakalungkot guys yung mga ganung balita. And napakarami ng mga pangyayaring ganyan. Tapos alam mo yun guys, madami ng mga taong nagkakaroon ng sakit, mapabata, matanda, yung mga things like that na nangyayari sa atin. Marami rin tayo nababasang mga negativity sa Facebook, sa balita, yung nababasa mo sa Google, di ba? Nakakadismaya. And likewise, kapag kwentuhan ng mga barkada, kwentuhan ng samahan, kwentuhan ng office mates, tapos puro kasiraan ng mga pinagkakwentuhan, ay nakaka-discourage, nakakababa ng ano tawag doon, parang pinupull down yung ano mo dahil puro mga negativity sa naririnig mo. So, sabi nga nila, kapag ganun, ay lumayo ka na lang, dumistansya ka na lang, at nasa ganun ay yung good morning sa ano mo, yung good morning sa paligid mo ay parating nandyan yung sunrise, naka-sunrise parati ang ano mo, ang iyong mood, hindi yung naka-sunset ka, hindi yung ano, yung bad mood, yung bad energy ang ma-absorb ng katawan mo. So yan, marami ako na-encounter na ganyan. And yun guys, magkakwento ko sa inyo, yun nga nung maraming mga pagsubok na dumating sa buhay ni Choco Pam, na kung saan ay talagang minsan parang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang huwag magpatuloy. Pero alam mo yun guys, may time na kapag nandun ka sa sitwasyon na sinusubukan ka, nagtatalo yung konsensya mo. And good thing, yung good conscience ang nananaig, and talagang ginaguide ka. And I believe so, si Lord yung nagaguide sa akin. And faith, yung faith na yun ang nagpatatag sa akin. Marami akong na-experience, and nito lang, may mga bagay na alam mo yun talagang nakakalungkot. And up to this present, may mga pagsubok na pinagdadaanan si Choco Pam. And I really entrust it to the Lord. And kung naman yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay itinataas ko na lang kay Lord lahat. And I thank the Lord because marami naman mga blessings na binigay. Yung bang kahit na nagdadaan tayo sa mga pagsubok na ganito ay
tinitingnan natin yung good side, yung magandang nangyari, yung mga blessings na binigay ni Lord, doon tayo tumitingin, hindi doon sa mga nangyayaring mga hindi tama, yung mga pangit, yung mga bad news, mga alam mo yon, doon tayo tumitingin sa good side. Kasi kung titingin tayo sa mga bad side or yung mga bad news, yung mga well, actually guys, yun na, right now nag-undergo ngayon ako ng pagsubok ang family namin, ang mga kami magkakapatid, may mga pagsubok na may pagsubok na pinagdadaanan. And I know na isa sa inyo nakakaalam ng aking life story, isang vlogger, isang subscriber natin nakakaalam sa bagay na kung kayo po ay nanonood ng aking channel, nakikita ninyo yung mga videos ko, napapanood ninyo, malalaman nyo kung ano yung mga pinagdadaanan ni Choco Pan. And up to this point, may mga pagsubok tayong dinadanas ngayon. And yun nga, hindi ko na po tinitingnan yung mga bagay na nangyayari na talagang nakakababa ng ano, kundi dun tayo sa good side, dun sa mga biyayang binigay ni Lord, sa kabutihan ni Lord, dun tayo tumitingin. Nasa ganun ay pagpatuloy natin yung ating buhay. Kasi kung titingnan natin yung mga yan, nawala si daddy, nawala si mommy, tapos ito, meron na naman. Kung titingnan natin yun, ay baka siguro bibigay na si Choco Pam. And lalo na yung nawala nanay ko. Ang nanay ko ang pinaka best friend ko. Ang mother ko ang takbuhan ko kapag ako down. Ang nanay ko ang siya pacifier ng aking mga, alam mo yung pag may mga pagsubok na dumadaan sa akin, siya pacifier ko, siya yung nagko-comfort sa akin, siya yung nagsasabi sa akin kung ano yung ganito, ganyan, ganyan, ang gabing ba. So, namimiss ko yung nanay ko. So, isa yan. So, at first, nung nawala nga si mami ko, ay ang hirap guys na makirecover. Ang hirap tumayo dahil si mami ko napakabuti niyang ina, talaga napakabait ng mami ko. So nami-miss ko yung mga ginagawa niya, nami-miss ko yung pag umaga nando sa kusina na siya nagluluto ng aming agahan, tapos pag lunch siya nagluluto ng aming lunch, and then kapag kanibaw gusto niyang gumimik, mag-aaya siyang gigimik, ganyan nanay ko. So yung lahat lang yun nami-miss ko. Pero sa likod ng aking utak, sinasabi ko na ganun talaga, that's life. And lahat tayo ay tatahak ng kanya-kanyang mga landasin natin. So hindi naman sa alam mo yung guys na parang natutuwa ka dahil nawala. Hindi. Actually, up to this point of time, ang nanay ko namatay is January 21, 2023, to be exact. Hanggang sa point na ito, namimiss ko pa rin ang nanay ko sobra. So, yun nga. Tinitingnan ko na lang yung mga bright side ng buhay ko. Yung bright side na binibigay ni Lord, yung mga good things, everything. Doon na lang tayo tumitingin. And syempre, lahat tayo ay magkakanya-kanya ng landas pagdating ng panahon. Hindi tayo sama-sama maglalakbay ng ating buhay, kundi may kanya-kanya tayong landas na dapat tahakin. And kailangan talaga tatanggapin mo kapag halimbawa namatay ang ganito, namatay si ganyan, you have to accept it. Kasi walang magagawa ang iyak, walang magagawa ang higit sa lahat, walang magagawa ang galit mo kay Lord kapag may binawi siyang buhay or kinuha siyang mahal mo sa buhay. Walang magagawa iyon. And yun nga,
By means of that, the Lord is molding you para tumibay ka. Yun ang ginawa ni Lord sa akin. At first, hirap na hirap ako, guys. In fact, at first, hindi ko magalaw yung mga damit ng nanay ko sa cabinet na yan, to. Dahil pagbukas ko ng cabinet, yung nakita ko yun, humahagulgul ako. Nakikita ko yung mga alaala niya. At eto, etong lamesa niya, andito yung mga gamit niya, pagbukas ko ng ganyan. Tayo, parang nag-breakdown tayo kasi nakikita mo yung mga gamit niya at naalala mo yung mga nangyari in the past na wala na, hindi na siya makakasama at hanggang doon na lang, may period na. So, the Lord made me realize that lahat ng bagay ay may katapusan. Kung pinadana sa iyo ang isang marangyang buhay o masaganang buhay, darating din ang point na may period yan. Kailangan na natin gamitin ng tama, sa ayos, ang mga bagay-bagay sa mundo. Yun ang mga pinarealize sa akin ni Lord. Kasi si Mami, kasi ako po ay bunso sa apat na magkakapatid, naranasan ko yung pagmamahal ng nanay ko, yung care niya sa akin, talagang nami-miss ko yun. Yung sabihin na natin parang in-spoiled ka, no? In-spoiled ka. Na-miss ko lahat ng yun. But of course, nung mawala nanay ko, habang ako ay nagmumuni-muni sa mga panahon na nung nawala siya, yun nga, the Lord made me realize that everything on earth is temporary. And you have to embrace kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, and you have to move forward and trust in the Lord. Yun yung pinaano sa akin ng Panginoon. Masakit sa akin, guys. Masakit talaga, sobra. Masakit ang nung nawala nanay ko. And nung bago mamatay nanay ko, sinabi ko na sa kanya ito, na Mami, kung sakasakaling mawala ka sa mundong ibabaw, alam niyo kung anong mararamdaman ko, iiyak ako ng husto, masasaktan ako ng husto. Ang sagot ng nanay ko, wag kang iiyak. Tapos ang sagot ko, syempre natural lang na iiyak ako, Ma, kasi napaka-close nating dalawa. Pero yun nga, walang magagawang iyak, walang magagawang galit, walang magagawang mukmok, walang magagawa yung hindi mo pagkain sa, halimbawa, parang wala ka ng ganang kumain ng dinner, lunch, breakfast, kasi nawala na yung mahal mo sa buhay. So, yun. And I'm so thankful enough that ginaguide ako ni Lord sa landas na yun. And isang rason, guys, kung bakit bumalik ko ng simbahan, sa simbahan namin, kasi kailangan ko talaga, kasi kailangan ko kumapit kay Lord, and yun na nga, sasabihin ko na nga ang totoo, yung kapatid ko kasi ay may sakit na stage 4 cancer this point. So yun, guys, yung pinagdadaanan namin ngayon, and na-chemo na siya, and kailangan dumaan uli sa prosesong i-chemo uli siya. So, masakit na mahirap, pero kailangan tatagan lang panalangin kay Lord, ang faith kay Lord, kasi yun lang ang tanging paraan para mapagpatuloy mo ang buhay. Kasi, without the Lord, you are nothing. So, yun yung aking kwento, guys. And, gaya sa sitwasyon ng mundo ngayon, yung mga nangyayari sa mundo ngayon, kailangan nating tataga ng ating mga faith, and kailangan talaga lahat tayo ay magdadasal na sa ganun ay mapunta sa ayos ang mga bagay-bagay sa mundo. Kasi ang dami ng
Ang dami ng magulo sa mundo ngayon, guys. Kung titingnan nyo ang balita, kung titingnan nyo ang paligid ninyo, ang dami naghihirap, ang dami ng papalimos, ang dami nagugutom, namamatay sa gutom, mga ganun. So, things like that. And I know na kailangan natin ng dasal and trust in the Lord. Though maraming hindi naniniwala na kay Lord. And yun nakakalungkot. Pero sa akin, on my experience, sa mga pinagdadaanan ko at alam kong pagdadaanan ko, hindi kailangan binibitiwan si Lord sa buhay. Kailangan talaga kasama natin siya at manalig tayo ng gusto. And yun, kahit na busy-busyhan tayo, kailangan talaga ay magbigay tayo ng kahit karampot o isang oras na sa isang linggo magsimba, ganon. Or kasi ako everyday ako nagdadasal, so I see to it before I sleep and when I wake up. So yan, or minsan may mga ano pa yan sa tanghali or 3 o'clock, yan, nagdadasal tayo kasi alam kong kailangan ko si Lord sa mga panahon, lalo ngayon dahil talaga ang dami-daming pagsubok na hindi mo akalain. Kumbaga, I know with the Lord makakayanan natin lahat yung mga problema natin sa buhay. So yun yung aking kwento. So sa ngayon, iniisip siguro ninyo, guys, na okay ang buhay ko, masarap ang buhay ko or whatsoever. Pero at the back of my marami akong pinagdadaanan ngayon ng pagsubok sa buhay. Pero ika nga sabi nila, laban lang and have faith in the Lord and huwag kang bibitaw dahil kapag bumitaw ka, ikaw ay talo, di ba? So, yun, kapit lang talaga. And tingnan natin yung mga bright side, yung mga good, mga positivity, hindi yung mga negativity. Nasa ganun ay hindi tayo ma-depress. Kasi kung titingnan natin mga negativities at mga pangit sa kapwa natin, ay wala talagang bibigay tayo. Kailangan talaga tingnan natin yung positivity. Lahat naman tayo may mga negative sides and hindi dapat tayo nag-judge ng ating kapwa. Kasi marami akong kakilala at talagang kung makahusga ng kapwa ay kulang lang balata ng tao. Yung kinakwento niyang tao, balata niya yung taong kanyang chinichismis. So, nakakalungkot lang. And yun nga, kaya nga iniiwasan na natin. Kasi nga, negativity yon. So yon, isang sample lang yon. Negativity kasi, so ang gawin natin, iwasan natin para the next time around naman nag-usap kayo ay hindi na niya ikikwento yung taong yon. Kasi negativity nga eh. So, kailangan doon tayo sa positive side, na sa ganun ay maging ano yung natin, yung ating mood, maging okay yung mood natin. Ayun guys, napapahaba yung kwento ko. Almost or more than 30 minutes na ito. So baka mamaya hindi nyo napanoorin itong aking video. Nakipagkwentuhan lang ako sa inyo guys. Kasi yun nga, nagpapababa tayo ng ating kinain. And yun nga, ang dami kasi nangyayari, mga hindi tama sa paligid at mundo. So yun, kailangan talaga matuto tayong paano i-deal ang mga ito. Na sa ganun ay hindi tayo sumabay dun sa negativity na yon. Kailangan nasa bright side tayo, maganda ang mood natin. So yun guys, ang aking topic for the day. Pasensya na at napahaba aking kwento. So marami salamat sa inyong lahat na mga sumusubaybay ng aking channel at dun sa lahat na mga first timers at napadaan lang. Please don't forget to subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga updated videos na aking ipapasok. At yung like button, paki-press na rin. And yan, pwede kayo mag-iwan na inyong comment sa comment section. Doon sa kung ano yung mga gusto nyo sabihin tungkol doon sa sinabi ko kanina, sa mga share ko sa inyo, ano yung mga
inspiring words na pwede nyong i-share kay Choco Pamat sa iba? Iba pang manonood at mag-comment? So, yan. So, muli, thank you very much and always stay safe and God bless. Hanggang sa muli natin pagkikita, kita-kits tayo. Bye-bye!